Warning. The following video contains strong language. I'm so extremely annoying. But don't blame me if your ears start to bleed. Thank you for your patience. Smoke weed every day. One extremely annoying shift later. Finally mga bay, natapos na din na convert yung swing arm natin mga bay, yung para ma-plug and play yung Kawasaki Ninja na mags mga bay, dyan sa BMW S1000RR na swing arm mga bay. Yan, bali itong swing arm ko dati mga bay, na-explain ko na ito dati mga bay doon sa last video ko mga bay, na plug and play na lang siya sa stock mags ng Sniper 150 at saka yung Asio mags mga bay. So, kaya pinaconvert ko ito mga bay para makabit ko yung mags mga bay na sa Kawasaki Ninja mga bay, dyan mga bay. Kasi magkaiba kasi yung axle mga bay at saka bearing mga bay. Kaya, explain ko mga bay isa-isa mga bay kung ano yung pinaconvert ko mga bay. So, ang pinaconvert ko mga bay, bali mga spacer, axle, yan lang mga bay. So, tara mga bay. So, mga bay, hindi ko na i-explain yung sa pag-convert ng swing arm mga bay kasi na-explain ko naman yan dati mga bay. Bali, dito na lang tayo sa mags mga bay kung paano ko siya na-fit dito sa swing arm mga bay. Kasi magkaiba yan sila mga bay. Itong swing arm ko mga bay sa BMW S1000RR mga bay, tapos itong mags mga bay sa Kawasaki Ninja mga bay. So para magfit yan siya dito mga bay, so gumawa ako ng mga bushing at spacer mga bay. So unahin natin dito sa axle mga bay. So yan mga bay, ito yung pinagawa ko na axle mga bay. Yan. So kunin muna natin yung axle mga bay. So yan mga bay. Bali ito yung una kong pinagawa mga bay, axle mga bay. Bali itong axle mga bay, nagawa ako ng bago nito mga bay kasi malapad na yung swing arm natin ng BMW mga bay. Kaya kumuha ako ng sukat dito sa lapad ng swing arm ng BMW mga bay. So yan mga bay, malapad na yung axle mga bay kasi yung original nito mga bay sa mags mga bay, maliit siya mga bay. So kunin natin yung original mga bay. Bali ito yung original na axle sa mags mga bay, dyan na mags mga bay. Ito yung original na axle niya mga bay. Nagawa ako ng bago mga bay kasi hindi siya fit mga bay, medyo maliit yung axle niya mga bay. Tingnan niyo mga bay. So hindi mo siya malak mga bay kasi konti lang yung traha niya mga bay. So yan mga bay, kita niyo mga bay, konti lang yung maghawak sa lock nut mga bay. Kaya nagawa ako ng bago mga bay. So ito na yung bago mga bay. Same lang yan sila ng sukat mga bay sa lapad niya mga bay, sa bilog niya mga bay. Same lang. Bali ang nag-iba lang nito mga bay, mataas lang ito mga bay. So ikumpara natin mga bay. So yan mga bay, tingnan niyo mga bay. Medyo mataas yung ginawa natin na bago mga bay para mag-fit talaga dyan sa swing arm mga bay. So yan lang yung unang conversion niya mga bay. So hindi na ito magamit mga bay. Pwede pa ito magamit mga bay kung meron kayong swing arm na maliit siya mga bay, na mag-fit siya dito mga bay. So yan mga bay. Ang next mga bay. So tapos na tayo dito sa axle mga bay. Bali dito naman tayo sa bushing niya mga bay. Yan. Yan yung sa left mga bay. Ito yung sa right mga bay. So ang purpose nitong bushing mga bay,
para mag-pitch siya dito sa butas mga bay. Diyan na butas mga bay, kasi yung sa BMW na axle mga bay, medyo malaki mga bay. So tingnan nyo mga bay. So ito yung axle ng Mags mga bay. Then ito yung sa BMW na axle na butas niya mga bay. So tingnan nyo mga bay. Yan mga bay, maluwang siya mga bay. So ang ginawa namin mga bay, gumawa kami ng bushing mga bay. Bali bushing siya na with spacer na mga bay. So tingnan nyo mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. Bali meron na siyang bushing mga bay para mag-fit yung axle ng Mags mga bay na Kawasaki mga bay. So tingnan nyo mga bay. Yan, fit na fit mga bay. So sa kabila mga bay, ipasok din natin mga bay. So ito yung sa kabila mga bay. Yan, bushing siya mga bay. So ipasok natin ito mga bay. Yan, fit na fit mga bay. So makikita nyo mga bay, bali bushing siya mga bay na may spacer mga bay. In one na siya mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay. Bali spacer yan siya dyan mga bay. Then sa kabila mga bay, spacer din mga bay. So try natin ipasok mga bay. Yan, then i-lock natin mga bay. Ito yung lock nut niya mga bay. So yan mga bay, nakabit na natin mga bay. So ang pit na pit mga bay. Yan, yan lang yung conversion niya mga bay. At saka dito naman tayo sa caliper bracket niya mga bay. Bali itong caliper bracket niya mga bay, sa Ninja Mags din ito mga bay, kasama mga bay. So ang ginawa namin mga bay, para magpasok yung stopper dito mga bay, bali binawasan lang namin yung sa BMW na swing arm mga bay. Dito mga bay, konti lang yung binawas namin mga bay, para ma-pick dyan siya mga bay. Yan. So yan mga bay, madali lang talaga siya i-convert mga bay. Hindi nasasakit yung ulo nyo mga bay, kasi pag makita nyo lang itong video ko mga bay, madali lang talaga siya mga bay. So sasakit lang yung ulo nyo mga bay, kasi palagi akong nagasabi ng mga bay. Gago! So dyan lang sasakit yung ulo nyo mga bay. So try natin ipasok itong caliper mga bay, para malaman yung mga bay kung pit na pit talaga siya mga bay. So tara mga bay. So yan mga bay, napasok na natin yung caliper mga bay. So ilagay na natin ito dito sa stopper mga bay, para pag mag-break kayo mga bay, dyan yung stopper niya mga bay, hindi siya magalaw mga bay. So ilagay natin mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay, pit na pit mga bay. Yan. So hindi na yan siya magalaw mga bay. Yan, pwede nyo dyang i-adjust pag ganun, tsaka pag ganun mga bay, pag mag-adjust kayo ng kadena mga bay. So yan mga bay, madali lang syang talaga i-convert mga bay. So ano pang hinihintay nyo mga bay, convert na mga bay. So ngayon mga bay, ikabit na natin itong Mags dito mga bay, para makita nyo talaga mga bay kung gaano talaga kaganda mga bay yung Mags na naka-convert sa BMW S1000RR mga bay. So later mga bay, bali pupunta ako dun sa vulcanizing shop mga bay. Ilagay ko dito yung gulong mga bay, then ikabit ko na ito sa Sniper 150 mga bay. So yan mga bay. At meron pa pala mga bay,
dahil 4.5 lang yung mugs natin mga bay. Bali naglagay ako ng spacer dyan mga bay, tingnan nyo mga bay, yan para mag align dun dyan mga bay yung kadena natin mga bay, para mag align yung sprocket natin dito mga bay patungo dun sa engine sprocket mga bay. So nilagyan ko ng spacer dyan mga bay, yan. Bali nagpabricate kami ng spacer mga bay, aluminum mga bay. So yan mga bay, perfect na perfect mga bay, by Encanto Motorworks. So tara mga bay, ilagay na natin yung mugs dito sa BMW swing arm mga bay. Tara mga bay. So yan mga bay, nakabit na natin yung mugs mga bay sa BMW S1000RR swing arm mga bay, yung Kawasaki Ninja natin na mugs mga bay, na meron siyang rear caliper mga bay. Yan, so yan mga bay, baligulong na lang ang kulang yan mga bay para makabit na talaga sa Sniper 150 mga bay. Yan, perfect, perfect mga bay. So yan mga bay, huwag na kayong matakot na mag-convert mga bay, kasi madali lang talaga yung conversion mga bay. Tumingin lang kayo sa video ko mga bay, at saka maintindihan nyo na mga bay yung mga i-convert mga bay. Meron na kayong guide mga bay, so di na sasakit yung ulo nyo mga bay. So yan mga bay, same lang yan ng procedure sa ibang mugs mga bay. Nagagawa kayo ng spacer, bushing, axle. Yan lang mga bay, paulit-ulit lang yan siya mga bay. So ang purpose nitong spacer mga bay, tingnan nyo mga bay, para align yung sprocket natin dun sa patungo sa engine sprocket mga bay. So kung nakulangan kayo mga bay, magdagdag lang kayo ng spacer dyan mga bay. Pero kung malapad naman yung mugs nyo mga bay, mga 5.5 or 6.0 mga bay, so no need na maglagay ng spacer mga bay, kasi malapad naman yung mugs mga bay. Ito mga bay, 4.5 lang ito mga bay. Ito lang yung ginamit ko mga bay para hindi masyadong mabigat mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. So yan mga bay, hingan nyo din dito sa shock mga bay. Yan, plug and play na yung rear shock mga bay ng Sniper 150 mga bay. Yan, so na-explain ko naman dito yung mga conversion niya mga bay, tsaka yung bracket mga bay. So mga bay, bali ito yung gulong na gagamitin ko mga bay, swak sa budget ko mga bay. Yan, so pang daily use ko lang ito mga bay, na gulong mga bay. Yan, Sportivo. Yan mga bay, 160-60 mga bay yung size mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. Tara mga bay, punta na tayo ng vulcanizing shop mga bay, ikabit na natin yung gulong dito mga bay. So tara mga bay. 2 hours later.
Meanwhile, one extremely annoying shift later. So yan mga bay, napakabit na natin yung gulong mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. So ang ganda-ganda talaga ng gulong mga bay, hindi masyadong malapad mga bay. Tamang-tama lang yung lapad mga bay, 160 by 60 mga bay, kasi pang daily use ko lang yung motor ko mga bay. Pang daily use at saka pwede din pang show mga bay. Kaya hindi masyadong malaki mga bay para hindi mabigat mga bay. Kapag sobrang laki yung gulong mga bay at saka yung mags mga bay, possibility yan mga bay, hihina talaga yung takbo nyo mga bay. Kasi super bigat na yung motor nyo mga bay. Na-try ko na yan mga bay. Kasi madami na akong na-convert na mags mga bay. Na-try ko na yung malalaking gulong mga bay. Super bigat talaga mga bay. So yan mga bay, ganyan lang yung sukat mga bay para pwede natin i-rides, i-daily use, at saka kung may show pwede din mga bay. So yan mga bay. So kabit muna natin ito mga bay. Tara mga bay. So tara mga bay, kabit na natin itong mags mga bay na may gulong na mga bay. Tara mga bay. So yan mga bay, nakabit na natin yung mags mga bay. Yan, pit na pit mga bay. So tingnan yung conversion niya mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. Yan, so sa kabila mga bay. Yan mga bay, perfect na perfect yung mga spacer at bushing mga bay. Yan. So yan mga bay, ang ganda-ganda mga bay. Bagay na bagay talaga sa Sniper 150 mga bay. Kung gusto nyo magpa-convert mga bay or kopyahin yung conversion ko mga bay, tingin lang kayo sa video ko mga bay. Madali lang talaga mga bay. Walang sakit sa ulo mga bay. Kailangan lang ng pasensya mga bay. Patience is virtue mga bay.